Tidal Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin na ngayong araw, April 15, 2024. Meron nga po tayong low pressure area no sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mababa naman ang chance nito na pumasok sa ating bansa. Pero yung extension ng kanyang kaulapan ay posibleng ang magdala ng mga biglaang pag-ulan mamayang hapon po yan sa may parte ng Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao dahil meron tayong chance na mga posibilidad ng pag-ulan. Pero mainit at malinsang pa rin po ang malaking bahagi ng ating bansa dahil pa rin po sa easterlies. At ayon naman po sa advanced weather forecast ng European Center, ay sunod-sunod na possible low pressure area magkakaroon dito nga sa may parte ng Mindanao sa labas at merong isang posibleng pumasok na low pressure area sa susunod na linggo, pero mababa naman ang chance nitong mga ito sa ngayon na maging isang ganap na bagyo. Posible lamang ito magdala muli ng mga pag-ulan sa parte ng Mindanao. Dumako muna tayo dito sa ating heat index kung saan nga mamayang alas 10 ng umaga ay posibleng nasa 37 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius na sa parte ng Metro Manila. At dito naman po sa may parte ng Tuguegarao hanggang Apari, maglalaro na rin po yan sa 37 hanggang 39 degrees Celsius. Sa may Bicol region naman ay posibleng pumalo na rin po yan hanggang sa 37 degrees Celsius. Sa may Mindoro provinces, excuse me po, no? Sa may Mindoro provinces ay posibleng pinakamataas niya na pagdating ng alas 10 ay aabot ng 36 to 37 degrees Celsius. Sa may Visayas naman ay nasa 34 hanggang 37 degrees Celsius. Dito naman po sa may Mindanao kung saan yung may posibilidad na pag-ulan mamayang hapon ay nasa 33 hanggang 37 degrees Celsius. Sa may Palawan naman nasa 35 hanggang 38 degrees Celsius. Pagsapit naman po ng alas 12, dito na nga po sa Metro Manila, makikita natin nasa 39 hanggang 42 degrees Celsius yung ating heat index dyan. Dito naman po sa may parte ng Tuguegarao hanggang sa may Apari ay posible pong umabot po yan ha, hanggang 43 degrees Celsius. Sa may Bicol region naman ay posible umabot yan hanggang 39 degrees Celsius. Dito naman po sa may parte ng Mindoro provinces, aabot din nga po ng 39 degrees Celsius. Sa may Visayas naman ay posible umabot po yan ng 35 hanggang 39 degrees Celsius. Dito naman po sa Davao City, nasa 38 hanggang 40 degrees Celsius. Sa may Zamboanga City, nasa 34 hanggang 38 degrees Celsius. Sa may Cagayan de Oro, nasa 36 hanggang 39 degrees Celsius. Sa may Puerto Princesa, Palawan naman ay nasa 37 hanggang 39 degrees Celsius yung posibleng heat index natin dyan. At pagdating nga po ng alas 3 ng hapon, mas matinding init nga, no? Pagpalo pa lamang po ng alauna hanggang alas 3 ng hapon, mas matinding init yung posibleng maranasan natin dito nga po sa Metro Manila na posibleng umabot hanggang 44 degrees Celsius. Ganon din po sa may parte nga po ng Tuguegarao, Isabela, ay posibleng umabot po dyan hanggang 43 degrees Celsius. Dito naman po sa may parte ng Bicol region hanggang 39 degrees Celsius. Dito naman po sa may parte ng Visayas nasa 36 hanggang 39 degrees Celsius. Dito naman po sa may Davao nasa 37 hanggang 42 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro nasa 36 degrees Celsius. Dito naman po sa may Zamboanga City ay nasa 34 hanggang 39 degrees Celsius. Sa may Puerto Princesa, Palawan naman ay nasa 36 hanggang 38 degrees Celsius. Pero habang lumalapit na nga po no, yung paggabi, mapapansin natin dito lalo sa may Mindanao ay bumababa na nga po yung temperatura dahil nga may mga tsansa ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advance weather forecast bukas nga po no, April 16. Patuloy pa rin po magiging mainit at malinsangan ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng April 17, magkakaroon ng panibagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng April 18 hanggang 19, asahan po natin na mananatiling mainit at malinsangan ang lagay ng panahon. By April 20,
Dito magkakaroon muli ng mga kumpulan ng kaulapan. Pagdating naman po ng April 21, ayan na naman po yung possible low pressure area, yung extension ng kanyang kaulapan ay posible magdala ng pag-ulan muli sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng April 22, may mga pag-ulan pa rin po tayong posibleng asahan sa Mindanao. By April 23, dito nga po may hina at katamtamang pag-ulan, posibleng maranasan natin sa parte ng Mindanao. At pagdating naman po ng April 24, mapapansin nga po natin, may mga pag-ulan pa rin po tayo mararanasan sa Mindanao dahil nga po yan sa mga possible low pressure area, pero hindi po yung magtutuloy, pero magdadala po yan ng mga pag-ulan. Sa ngayon nga po, wala pa naman tayo nakikitang banta ng isang bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa. Again, inuulit natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng samanang panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.